Magpa-file si Senator Raffy Tulfo ng cyber libel decriminalization para sa mga mainstream media, subalit maghihigpit sa mga bloggers dahil sa isyu ng accountability, fake news, misinformation at disinformation. Huwag naman pong maliitin ang mga bloggers, may mga pinag-aralan din po ang mga yan. Yan pong dahilan kung bakit minsan ay mabagal tayo mag-upload. Ang aking pong accountability ay sa tao, sa ating mga kababayan na maihatid ang tamang informasyon galing sa mga tamang sources. At kung i-decriminalize naman ni Senator Raffy Tulfo ang cyber libel para sa mga mainstream media na legit na giorno kamo, ang tanong ko po, Senator Raffy Tulfo, para kay nino po ba ang decriminalization sa mainstream media? Bakit po mainit pong ulo nyo sa mga bloggers? Alalahanin po ninyo, isa yan sa mga nagpanalo sa kampanya ni PBBM sapagkat halos walang nagbabalita sa kanya noong kampanya. Para nga ba sa mga giorno po ba yan o para lamang po sa pansarili dahil po sa mga kapatid nyo po ay may mga kaso po na cyber libel. Narito po ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo at ang kanyang naging kasagutan na isang professor bilang resource person tungkol sa pagtatalakay ng decriminalization ng cyber libel. Kayo na po ang balang humusga kung ano inyong opinion, sulat lamang po sa comment section. Meron lang pong nagtaas ng dalawang kamay sa inyo pong katanungan, si Professor Danilo Araw. Okay. Una sa lahat, maraming salamat kay Senator Tulfo sa kanyang tindig na kinakailangang ma-decriminalize yung cyber libel at libel in general. Pero ang kailangan lang idiin dito sa karanasan ng iba't ibang mga bansa, walang distinction kung ikaw ba ay periodista o ordinaryong mamamayan hinggil sa gravity of the offense of libel. Linawin natin na ang panawagang decriminalization, nandiyan na yan noon pa, at hindi tayo nananawagan ng abolition ng libel. Ibig sabihin, nandiyan pa yan, pero kakasuhan ang periodista, blogger, o sino mang ordinaryong tao ng civil suit. So mawawala na yung criminal component, kaya hindi na makukulong. The worst thing that can happen ay papatawan siya ng multa. At ang multang ito ay depende sa itatakda ng korte. Ang kailangang tandaan din po kasi, kapag ka meron tayong distinction between ordinary people and professional journalists, nadidefeat po yung purpose ng citizen journalism na dapat nating niyayakap at pinopromote para po sa kabutihan ng tao. Kaya sa usapin ng parusa, parang katulad din yan ng citizen journalist at professional journalist, the same standards should apply and the same levels of accountability should be ensured so that we can maintain the profession at a higher level. Excuse me, Mr. Arao, excuse me. Excuse me, Mr. Chair. Excuse me. Excuse me. Hindi niyo ata ako naintindihan. I see where you're coming from, citizens journalism. So where's that accountability? So sabi ko kanina, paano yung mga extortionist na nagpapanggap na sila journalist, mag-open sila ng kanilang blog, site, or channel, and then titira ng titira at mag-extort na mag-extort sa mga tao, sa mga opisyalis ng gobyerno. And then, yes, totoo ngayon, meron tinatawag tayo na civil liability. Okay, pwede sila madimanda. E paano kung wala silang pambayad? Sila ba'y makukulong? Siyempre, hanapin yung kanilang mga properties. Extortionist nga siya, wala nga siyang pera. So tira lang siya ng tira hanggang sa dumating sa Supreme Court, sabihin ng Supreme Court, magbayad ka ng 1 million. Eh wala siyang 1 million pambigay dahil extortionist nga lang siya. So what's gonna happen? He's free as a bird. Hindi naman po siguro, kasi po... Kasi sandali lang, kasi nga mangyari niyan, nanalo ng halimbawa yung na-offend na party at... meron na siyang may declaration na hanggang sa taas-taasan dumating na meron siyang pay na 1 million. Eh wala siyang pambayad na 1 million. Dapat yan, hihilain yung kanyang kotse o i-garnish yung kanyang sweldo o yung kanyang property, etc. Bank account. Paano kung wala siya talaga noon? So, wala siyang pagbabayaran doon sa kanyang kasalanan. That's my point. Apo. Okay, so, ang sinasabi mo kasi, okay lang, citizens... right na maging journalist. Mm-hmm. So sinong ano yung mag-accountability nila? So like I said, so pwede na palang tumira ng tumira yung isang Juan de la Cruz na Kenkoy
Pagmumurahin niya lahat ng mga taga-gobyerno o kanyang kapwa o negosyante para makapangikil? So is that okay with you? Ang is that okay in the name of freedom of speech? Hindi nga, okay. Kasi marami din sa social media. Ako mismo naging biktima niyan. Pinagmumura ng hindi makain ng aso yung kapwa niya dahil just because hindi niya gusto yung muka, dahil hindi niya gusto yung pagkatao, hindi niya gusto yung kulay, hindi niya gusto yung gender. Pagmumurahin niya, pagsasalita niya kasinungalingan, marites siya, maricon, kung ano pa siya sabi, it's okay with you, huwag siya makakasuhan ng libel, civil case lang. Opo, ang dahilan po rito I don't agree. I'm sorry. I'm sorry with you. I'm sorry, Mr. Danilo Arau. I disagree. Para sa mga legitimate na mga media, dapat talaga sila yung sila ang dahilan kung bakit ma-decriminalize ang libel. Pero yung mga house show na media, kung tawagin mga pseudo media, you know siguro the term is house show, okay? Yes. Yun yung mga attack and collect. So para sa iyo okay lang. Huwag silang kasuhan ng okay lang, hindi sila pwedeng makulong at kapag nakasuhan ng libel, ma-decriminalize because of they're part of that na hindi sila makulong. So, right now, marami natutuwa. Itong pagsasalita mong yan, marami pumapalakpak na mga extortionist. Salamat, Mr. Arau! Mabuhay ka, Mr. Arau! So, kami mga extortionist, kami ng mga walang hiya, okay na, free as a bird na kami. Pwede na kami tumira. Hindi po sila magiging masaya kung marirealize nila na yung accountability, hindi lang yan legal, kundi extra-legal. In the context kaya nga, Mr. Rao nga, ang sinasabi ko nga, sige, kasuhan sila sa RTC kung saan pa man hanggang sa dumating Supreme Court. And then, ano mangyari? Wala nang pagkakulong, di ba? So, sila ay bibigyan na, napapatawan na sila ng fine, right? Sabi natin, kahit pa 1 billion na fine o 1 million, wala silang pambayad dahil extortionist nga sila. So ano mangyari? Sa baliwala lang yung pagkakaso sa kanila because sasabihin nila, Your Honor, wala akong bahay, wala akong kotse, wala akong bank account, wala akong trabaho dahil extortionist nga ako. So, libre lang sila. Ang mga ganitong klaseng extortion. Nasa TV network, nasa dyaryo, na legit na dyaryo, radio, may accountability, pwede silang sanggain ng kanilang radio station. Opo. Na kung sakaling wala silang pambayad, yung radio station will be responsible enough na pwede isama yung radio station doon sa civil case o yung dyaryo, yung publisher o yung network, pwede isama doon sa civil case para kung yung reporter o writer walang pambayad, walang property, then pwedeng habulin yung network, pwedeng habulin yung publisher. That's what I'm talking about because I've been a true journalist for 20 years. Yes, sir. Ang mabilis lang pong sagot po dito, ang accountability po, yun yung pinakamalaking parusa na pwedeng makompromiso dun sa mga extortionists na ito. At ito yung extra legal dimension sa decriminalization ng libel. In the context of self-regulation ng media, kinakailangan po yung accountability. How can you self-regulate an extortionist? How can you self-regulate an extortionist? Extortionist nga siya eh. He cannot be regulated. Gagawin niya yung gusto niyang gawin, which is manira ng tao para makakolekta ng pera. Gagawin niya po yon, pero yung kanyang credibility ay maku-question at darating sa punto na sa mga social media platform where we are trying to... I know, hindi nga, pero ang problema kasi dito, Mr. Arau, nakasakit na siya ng tao. So ito mga sa tao na nasakta niya, kaya kumakalat itong fake news, maniniwala yung iba na tama yung sinusulat niya. So ito mga nasaktan, walang napipilitan na lang to come up with that amount na gusto niya. Mag-come up ng 50,000, 100,000 para tumigil na yung paninira sa kanya, nakapanakit na ng tao. Opo, tama po yun. Kapag kinasuan mo ito ng cyber libel o libel na alam niya na pwede siya makulong, titigil to. Okay.